Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog po natin ito ay pag-uusapan natin ng 8 tips kung paano titibay ang isang relasyon. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Click niyo na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo kung may bago akong upload. At sa mga noon pa pong nanonood sa akin, maraming salamat po mga ka-inspired. At kung handa na po kayong lahat ay magsimula na po tayo. At muli, be inspired. At ang unang tips mga ka-inspired upang maging matibay ang isang relasyon is maging open sa isa't isa. Yes mga ka-inspired. Dahil marami pong magkakarelasyon ngayon ang hindi nag-o-open ng mga nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya ganun po is palagi sila nag-aaway dahil hindi alam ng isa't isa yung dinaramdam o pakiramdam o feelings ng kapartner nila. Dahil hindi yun nag-o-open sa kanila. At hindi rin siya nag-o-open sa kapartner niya, kaya hindi rin alam ng kapartner niya yung nararamdaman niya. So mga ka-inspired, mahalagang mahalaga po yung maging open po kayo sa isa't isa. Halimbawa po is, may tampo kayo sa partner niyo, or may galit kayo sa partner niyo, or may pinagseselosan kayo. I-open niyo po sa partner niyo, mahalaga pong alam niya. Para aware po siya. Aware. Kasi pag hindi po siya aware, magugulat na lang po siya kapag hindi nyo siya pinapansin. Magugulat na lang siya kapag inaaway nyo siya. So, dapat alam niya po. Para alam niya din po yung gagawin para kausapin kayo na mabuti. Or alam niya din po yung gagawin niyang step para masolusyonan yung dinaramdam niyo. So, mga ka-inspired, please, maging open kayo sa isa't isa. Nang sa ganun is maging matibay po yung relasyon niyo. At para naman sa tip number 2 mga ka-inspired is sorpresahin mo siya kahit paminsan-minsan lang. Yes mga ka-inspired, guys, dahil para hindi boring din po yung relasyon at para may excitement, diba? Iba pa rin talaga may surprise kasi yung wala na. Huwag niyong isipin na sa mga may edad na dyan, huwag niyong isipin na matatandaan na kayo, huwag niyong isipin na may edad na kayo. Okay lang po yan, walang pinipiling edad yung sorpresa para sorpresahin yung taong minamahal niya. Gumawa kayo ng effort, maging creative kayo, surpresahin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Yung kapartner niyo, nang sa ganun is, mas lalo niya pa kayong mahalin. Mas isipin niya pa na pinapahalagahan niyo siya. Kapag nangyari yun is, mas titibay po niyo relasyon dahil mas tataas yung pagmamahal, pagpapahalaga, at excitement sa relasyon niyo. Lagyan niyo ng excitement ng relasyon niyo mga ka-expert. At isa yan sa mga paraan, yung pagiging yung pag-surprise nyo sa partner nyo. So mga ka-inspired, isip-isip nyo ng surprise sa mga partner nyo. Huwag nyong hayaan na ganyan lang kayo palagi. Okay? At para naman po sa tip number 3, purihin siya sa kanyang mga ginagawa. Yes mga ka-inspired, nakakagaan ng loob yung pinupuri mo yung kapartner mo. Kapag nangyari yun is, matutuwa siya sa iyo at mas lalo kanyang mamahalin. At kapag mas lalo kanyang minahal dahil sa palagi mo siyang pinupuri o palagi ka nagbibigay ng compliment sa kanya is titibay ang isang relasyon. Tandaan nyo, titibay ang isang relasyon kapag mas lalo nyong minamahal yung isa't isa. At paano nyo mamahalin yung isa't isa? Isa na po sa paraan yung palagi nyo pinupuri yung partner niya. Halimbawa na lamang na napakasipag niya, napakasexy niya, napakagwapo niya, bagay sa kanya yung gupit niya, bagay sa kanya yung nasuot niyang damit, bagay sa kanya yung nasuot ng sapatos at et cetera. Compliment, purihin niyo po siya sa iba't ibang bagay. Nang sa ganun is matuwa siya. Nang sa ganun mas lalo niya kayong mahalin. At pag tumaas ang pagmamahal, mas lalong titibay ang isang relasyon. At pang-apat na tips na tayo mga ka-inspired at upang maging mas matibay pa ang relasyon or kung paano titibay ang isang relasyon is magtiwala sa karelasyon at huwag puro selos. Yes mga ka-inspired. Huwag puro selos, lalo na kung walang konkretong ebidensya. Kung may konkretong ebidensya, sige. Pero pag wala namang konkretong ebidensya is, huwag masyado magselos. Tanungin nyo muna yung partner nyo kung ano ba talaga, kung ano ba talaga nangyari, kung ano ba talaga ang sitwasyon. Hindi yung basta-basta lang po kayo nagsiselos. At nakakawala po ng gana yung wala kayong tiwala sa partner ninyo. Parang iisipin niya is, sayang naman yung ginagawa niyang pagsisika para sa iyo dahil hindi ka rin pala nagtitiwala sa kanya. So mga ka-inspired, napakalaga ng pagtitiwala. Magtiwala kayo sa partner niyo, huwag kayong puro selos.
dahil nakakasira yung relasyon. Gusto niyong tumibay yung relasyon, di ba? Magtiwala kayo sa partner at huwag puro selos. At panglimang tips mga ka-inspired upang mas maging matibay ang isang relasyon o paano titibay ang isang relasyon is sikaping magbigay ng oras sa isa't isa. Opo mga ka-inspired, sikaping magbigay ng oras sa mga partner ninyo kahit gano'n pa kayo ka-busy. Kahit nasan pa kayo, mag-message kayo, mag-text, mag-tumawag. Lalo na kung magkasama naman kayo sa isang bahay is lambingin nyo. O kahit na may trabaho kayo, pag-uwi nyo ng bahay is lambingin nyo, bigyan nyo siya ng oras. Nang sa ganun maramdaman niya na pinapahalagahan niyo siya, maisip niya na kahit na sobrang busy mo is nagbibigay ka pa rin ng halaga sa kanya. Nagbibigay ka pa rin ng oras sa kanya. At isa yun sa mga pinaka nagpapatibay ng isang relasyon. Yung pagbibigay mo ng oras sa karelasyon mo. Huwag mong dahilan yung pagod ka, huwag mong dahilan yung may ginawa ka, huwag mong dahilan yung marami kang ginagawa o busy ka. Huwag ka inspired. Hindi niya yan i-accept. Sabihin niyang oo yan, accept niya, pero sa loob-loob niya hindi yan. Lalo na kung palagi mong ginagawa at nawawalan ka na ng oras sa kanya. Kaya please, magbigay ka ng oras sa kapartner mo, ka-inspired. Sikapin mo, merong oras dyan. At sa pang-anim na tips mga ka-inspired is, alamin kung ano ang kailangan ni babae at alamin kung ano ang kailangan ni lalaki. Yes mga ka-inspired. Sa tip number 6 is ituturo ko sa inyo ang pinakakailangan ng isang babae at kung ano ang pinakakailangan ng isang lalaki. Ano nga ba ang isang pinakakailangan ng isang babae mga ka-inspired? Ano sa tingin niyo? Ang pinakakailangan ng isang babae is pagmamahal. Opo, ang pinakakailangan ng babae is pagmamahal. Eh, sa lalaki naman, ka-inspired na Aldi, ano yung pinakakailangan ng isang lalaki? Ang pinakakailangan ng isang lalaki is respeto. So sa babae, ang pinakakailangan ng babae is pagmamahal at sa lalaki naman is respeto. Kayong mga lalaki, tayong mga lalaki, ibigay natin yung pinakakailangan ng isang babae. Yung pagmamahal, mahalin natin sila ng buong puso. Igalang natin sila. At kayo namang mga babae, respetuhin nyo yung mga lalaki. Sabi nga ng iba is kahit hindi mo mahalin yung isang lalaki, basta respetuhin mo lang pwede na. Okay mga ka-inspired, tandaan nyo yan ha. Mahalin mo yung kapartner mo babae at babae, bigyan mo ng respeto yung kapartner mo ng lalaki. At para naman sa pang-pitong tips natin mga ka-inspired, is ipakita at iparamdam mo sa kanya na kasama mo siya sa hirap man o ginhawa. Yes mga ka-inspired, dahil alam niyo yun, sa dami ng problema at pagsubok ng buhay is kailangan niya talaga ng karamay. Siyempre ang pinakauna niyang karamay dyan is ang Panginoon Diyos. Ang pangalawa, sino pa ba? Eh di ikaw nakapartner niya, di ba? Paano lang kung hindi niya nakikita at nararamdaman sa'yo na hindi ka niya kasama o sa ginhawa kasama ka niya. Pagdating sa hirap is nagmamaktol ka. Pagdating sa hirap is nakasimangot ka. Pagdating sa hirap is inaaway mo siya. Yun ba ang mabuting relasyon? Paano titibay ang relasyon kung ganyan makits? Pero sa ginhawa lang, sa hirap at ginhawa, dapat makita niya at maramdaman niya na sinusuportahan at tinutulungan mo siya sa kahit anong pang problema makits. Pero tandaan niya sa hirap at ginhawa, ipakita at iparamdam mo sa kanya na nandyan ka palagi at hindi mo siya pinapabayaan at iniiwan. At ang pinakahuli at pang-8 tips mga ka-inspired is pag-usapang mabuti ang bawat problema. Yes mga ka-inspired. Karamihan sa mag-aasawa, karamihan sa magbo-boyfriend girlfriend, pag may problema is away agad. Away agad, parang pinakawalang mga manok. Di ba pwedeng pag-usapan muna ng mabuti yan? At kapag nag-uusap is mahina ako, hindi yung malakas ang boses. Okay? Yun pong pangulo para sa akin dahil walang problema na hindi maaayos sa mabuting usapan. At kung gusto ninyong tumibay ang inyong relasyon, mga ka-inspired, is kailangan masolusyonin ninyo ang bawat problema. At kung paanong masolusyonin ang bawat problema, ay ang paraan dyan isang pag-uusap ng mabuti. So step by step yan. Okay? Para tumibay, kailangan malagpasan ang mga problema. Para malagpasan ang mga problema, kailangan mag-usap. Okay? Pag-usapang mabuti ang bawat problema, mga ka-inspired.
So mga ka-inspired, yun lang po. No? Maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Thank you mga ka-inspired. Salamat po tinapos ng vlog ko. At sa mga bago pa lang po sa aking channel na nakatapos din ng vlog na ito at hindi pa po nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po at click mo na rin po ang notification bell upang maging updated ka po kung may bago ko. Maraming maraming salamat mga ka-inspired. Thank you so much at mag-iingat kayong palagi. Mahal na mahal ko kayo. At muli, be inspired.